Good morning everyone. Kumusta na po kayo? Welcome po ulit sa ating 40 days journey sa ating purpose-driven life na sinulat po ni Rick Warren. At nasa pang-apat na araw na po tayo at ang ating day 4 title po is Made to Last Forever. Sa Ecclesiastes 3:11, God has planted eternity in the human heart. Ano pong ibig sabihin nito sa atin? Or nais parating sa atin ng ating Panginoon sa verse po na ito. God has planted eternity in the human heart. Nais ko pong basahin ang buong verse nito, Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from beginning to end. Upo ang ating mundo ay ginawa nga ng Diyos na beautiful in its time. Ang ganda po ng pagka-create ng Panginoon sa ating mundo. May araw sa umaga, may buwan at bituin sa gabi. Perfect na perfect po ang pagkagawa sa lahat ng bagay. Yung ating mukha, nasa taas, tapos yung ating kamay, ating mga paa, yung mga puno, yung mga tanim. Ang ganda, wala man lang tayong makitang baliktad ng pagkagawa. So, ang galing ng pagkagawa. Talagang beautiful ang pagkagawa ng Panginoon sa ating mundo. And then, at sa verse po na ito, hindi lang maganda at perfect ang pagkagawa ng Panginoon sa atin. Ang sabi po dito, no, He has also set eternity in the human heart. So, nung pagka-create pala sa atin, nag-set din ang Panginoon sa ating puso ng eternity. Ang sarap po sa feeling kung bawat isa sa atin ay nilagyan ng Panginoon ng eternity sa ating puso. Ano po bang eternity na ito? Batid po natin na sa Ecclesiastes 3, nakalagay po dito na may kanya-kanyang oras ang lahat. Sa verse 1 po, may oras na nakatakda pa sa lahat ng gawain dito sa mundo. Walang permanent dito sa mundo, lahat lumilipas. Lahat may oras. Pero tayo, busy tayo sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Opo, aminado po ako dito na pagising pa lang sa umaga, iniisip ko na kung ano yung gagawin ko, kung ano yung lulutuin, hanggang sa maghapon na po yun. Naisip natin kung anong dapat nating gawin talaga sa buong maghapon, mula umaga hanggang gabi. Pero lumilipas din ang mga ito. Araw-araw po ganito yung mga ginagawa natin. Lahat ng gusto nating gawin, magtrabaho, mag-shopping, mamasyal. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Pero kung alam lang natin na yung mga bagay na ginagawa natin ay lilipas din at maglalaho, lahat ng ito ay mawawala at tayo din mawawala dito sa mundo. Yung bagay na ginagawa natin ngayon, para lang tuloy-tuloy tayo mabuhay. Upo naman, nagtatrabaho tayo, nagluluto tayo, naglilinis tayo, dahil po yun ang daily routine na po ng buhay natin. Pero, kung maiintindihan lang po natin na ginawa tayo ng Diyos, kanyang kawangis, at para mabuhay ng eternity, siguro mag-iba na tayo ng ating pamumuhay. Mag-umpisa na tayong mamuhay patungo sa eternity. Dahil ginawa tayo ng Diyos para gawin ang lahat ng bagay na pangwalang hanggan para mabuhay tayo ng walang hanggan. Sa 2 Corinto 5:1, alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahan natin ngayon, ang ating katawang lupa, kami may tahanan sa langit na hindi kaalaman, na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Ang buhay natin dito sa mundo ay talagang temporary lang po. Parang tent na nasisira, na nawawasak, lalo na pag may mga bagyo. At syempre, dito sa mundo walang forever.
Di ba nga po, lahat lumilipas. Kagaya po dun sa Ecclesiastes 3 na sinasabi po na ang lahat ng ginagawa natin ay natatapos at nawawala. Kailan kaya natin bibigyan ng halaga yung mga bagay na pang-eternity? Saka na lang, bukas na lang, mamaya na lang, or pag may sakit na tayo, or pag hindi na tayo makalakad, pag bulag na tayo, yung as in nasa bahay na lang tayo na wala na tayong magawa, doon na lang ba natin ibibigay o doon na lang natin hanapin yung mga bagay na pang-eternity? Oo, totoo po ito, no? Nasisira ang ating katawan, kagaya ng sabi ni Pablo. Mamamatay tayo, magkakasakit tayo, tatanda tayo, pero nag-set ang Panginoon ng eternity sa ating puso. Actually, ngayon ko lang po nabasa ito, ngayon ko lang po nalaman na nag-set ng eternity ang Panginoon sa ating puso. Nakaset na ito at hindi nawawala. So, ano po ba yung pipiliin natin? Kasi meron po tayong dalawang eternity. Ang eternity of heaven, or ang eternity to heaven, at eternity to hell. So, may choices po tayo. Actually, pag nandito tayo sa mundo, alam natin yung mga daily routine natin, yung mga choices natin, ginagawa natin, as if ito na po yung talagang last day natin dito sa mundo. Pero what if ito na nga yung last day natin? May time pa ba tayo na nagawin yung mga kalooban ng Panginoon? May time pa ba tayo na mag-share ng Word of God? May time pa ba tayong maglingkod sa Panginoon? Actually, hindi naman talaga natin alam na kung totoo may heaven or may hell, di ba po? Nababasa lang po natin ito sa Biblia. At kung maniniwala tayo sa Biblia, totoo pong may heaven at saka may hell. So ano po yung pipiliin natin? Mapunta sa heaven or mapunta sa hell? At saka eternity na po ito. Wala na pong urungan ito. Pag napunta na po tayo sa heaven, forever na po tayo na sa heaven. At kung mapunta tayo sa hell, forever na po tayo sa hell. Pero kung totoo naman talaga yung sinasabi sa Biblia, di ba po? Sino po ba ang magbe-benefit nito? Di ba tayo rin po? Tayo na mga naniniwala sa Diyos, tayo na may naniniwala na may Kristo. So, wala pong mawawala kung sakali mang hindi totoo ito, no? Kasi, naniwala tayo, nanampalataya tayo, walang mawawala sa atin if ever hindi totoo ito. Pero what if totoo ito? What if may forever nga sa heaven? What if may nakaset nga na eternity para po sa atin? So, ang sarap-sarap siguro po, no? Kung sabihin sa atin ng Panginoon na you are made to last forever. Di ba po? Sarap sa pakiramdam. So, ang ating point to ponder po for today is there is more to life than just the here and now. Opo, mahigit pa sa buhay kaysa dito at sa ngayon. Totoo naman, no, kung may heaven at saka may hell, meron pang tayong gagawin sa next life. Kumbaga, yung buhay natin dito sa mundo ay ano lang, yung pansamantala. Practice tayo, nagpa-practice tayo dito, gumagawa tayo dito ng mga bagay, mabuting bagay, para pagdating natin doon sa heaven, yun na yung tuloy-tuloy na gagawin natin. So, ang ating memory verse po ay sa 1 John 2:17. The world is passing away, along with everything it craves. But if you do the will of God, you will live forever.
Opo. Pag ginawa lang natin yung kalooban ng Panginoon, yung mga nais ng Panginoon, yung mga bagay na nakalugod sa Panginoon, magkakaroon tayo ng eternal life. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ang sarap-sarap po, no? And ang ating question to ponder po, since I was made to last forever, what is the one thing I should stop doing and the one thing I should start doing? So, tayo po ba? Kung tayo po ay ginawa, when we are made to last forever, ano po yung isang bagay na i-stop mo na ngayon at ang isang bagay na gagawin mo na simula ngayon? So, sa akin po, no, i-stop ko na po yung pag-worry ng sobra-sobra. Kasi dati po, pag nag-worry po ako, talagang umiiyak ako, hindi ako nakakatulog. Hanggang sa umaga, hanggang sa buong gabi na hindi po ako natutulog. Wala akong ginagawa, kundi umiiyak lang and talagang nagpapanik po ako ng sobra. And ang gagawin ko po ngayon is, palagi po akong magbabasa ng Bible, palagi po akong manunod ng devotion, tatapusin ko po itong 40 days challenge po natin, and patuloy po akong mananampalataya na merong Diyos, na merong Panginoon sa buhay ko, na magbibigay sa akin ng kapayapaan every time na makaramdam ako ng worry. So, maraming salamat po. Nalangin ko na may natutunan po tayo sa umagang to. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin. Sa pagkakataon, Panginoon, na makapag-aral kami ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. We are made to last forever. Andalangin ko, Lord, na manatili ito sa amin hanggang sa makasama ka namin. Bigyan niyo po kami ng change of heart, change of mind, na gawin yung mga bagay, Panginoon, na mas importante namin gawin dito sa mundo. Na mas bigyan ka po namin ng time, na mas bigyan ka po namin ng pahalaga, Panginoon, sa lahat ng oras. Lord, guide niyo po kami palagi. Tulungan niyo po kami, Panginoon, habang naglalakbay kami dito sa mundo. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Lord, sa lahat ng bagay ng aming gagawin upang sa gayon ay sa mga pagkakataon na yun ay ikaw ang palagi naming pupurihin at i-glorify, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Bless us always, Panginoon. I-guide niyo po kami, ilay niyo po kami sa anumang kapahamakan, disgrasya at anuman pong karamdaman, Panginoon. Analangin ko, Lord, na patnubayan niyo po kami sa araw na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.